Magandang araw, peeps and beers. This time, magluto tayo ng pork ribs grill or pork ribs barbecue with special sauce. And po, so, yan ang kailangan natin. Pork ribs chop. And, ito pa, garlic powder, paminta or black pepper powder, sugar, flour or cornstarch, soy sauce, and paprika powder or chili powder. Pwede rin, ano, pagmanghang fresh chili. And oil din po. Any oil. Pero this time po ang gamit ko is olive oil po. Ayan po. So, yan po ang ingredients para sa gagamitin nating sauce ng barbecue. So, pakulo muna tayo ng tubig. Tapos ilagay natin yung ingredients ng soy sauce. Ayan po. Depende po pag gusto nyo maalat. Damihan nyo. Pag ayaw nyo ng maalat, konti lang po. Ayan. Tapos, ilagay din ang black pepper powder. Ayan po. Depende sa inyo po kung gaano kadami gusto nyo. Ako gusto kong marami akong black pepper. Gusto ko ng spices. Spicy siya masyado. And then, ayan. Iano po natin. Yan. Haluin po natin. Tapos, ilagay din po natin dyan yung garlic powder. Tapos, pag ayan po, i-mix natin ng maigi para hindi magbubo. Ayan, mix lang po ng mix para hindi mamuo yung garlic powder natin tsaka yung black pepper powder. Ayan. I-mix lang po ng maigi habang kumukulo. At bago natin ilagay yung siyempre yung cornstarch or yung flour, tunawin muna natin sa warm water. Ayan po. Ayan. Nasa inyo na po kung gaano kadami ang tubig na gusto nyo para pampalapot. Pero siyempre, pag sobrang dami ng tubig, lalabnaw din yung sauce na ginawa natin. So, kayo lang po, i-estimate nyo lang po yung ano. Pag na sobrang dami ang lagay nyo, so, di huwag ilagay lahat. Ayan. Mix lang po ng maigi para ano, para hindi mamuo. Pwede rin combination cornstarch tsaka flour. Ayan. Ayan po. So, ano po yan, ilalagay po natin yan dun sa ano, sa pinakulo natin ano kanina. Tubig na may soy sauce tsaka black pepper. Ayan po. Dandahan po natin ilagay at haluin ng maigi. Ayan po, para walang mamuo-muo. Walang mamuo-muo sa chest natin. Ayan, dahan-dahan habang nasa apoy po yan. Ayan po. Ayan, haluin niya hindi para hindi siya mag-lumps. Dahan-dahan lang. Paglagay, tapos mamaya ilagay din natin yung mga gusto natin ay sugar. Sugar po. Ayan. Nasa inyo din po kung gaano kadami yung sugar gusto niyo. Ako gusto ko medyo sweet-sweet yung ano eh. Medyo sweet na yung medyo matalis. Kaya ano. Ayan, paprika powder po para pampanghan. Paprika or chili powder. Or pwede rin yung seedling ano. Fresh seedling. Oo, pwede din yan. Tapos i-mix lang mo. Haluin na ito at antayin na kumulo. At lumapot. Ayan po. Ayan, tapuloy lang po. Antayin na. Ayan po, naglagay po ako ng oil. Tapos marami po yung oil na nilagay ko. Depende po sa inyo kung ayaw nyo ng maraming oil. Pero advice ko po, mas masarap po na maraming oil. Kasi ano rin din po eh, tutulo din po yan sa loob ng oven. Ano yan, nag-dip lang din po yan. Oo, hindi yan magiging sobra. Pero syempre, sayang din yung oil pag sobrang dami. Pero dito po kasi sa barko, ang dami namin ingredients na libre. Kaya, okay lang. Ayan po. Antayin po natin siya na lumapot, kumulo. So, yung oil po, pag lumapot na po yung sauce natin, maluto na yung flour or cornstarch, mag-ano na po yan, mag-halo na po yan siya sa sauce yung oil. Hindi mo na makikita. Sa ngayon, pag hindi pa siya masyadong malapot, parang nagsisigurit ang oil. Pero pag lumapot na mamaya at tumulo, maigi yung ano po. Ano yan? Dahil mag-mix na po yan at hindi na po yan lumano. Hindi na magsisigurit yung oil. Ang purpose po niyan para pag ilagay natin siya sa pork ribs,
yung pork ribs po natin is hindi siya, ano, hindi siya matutuyo. Kasi pag yung pork ribs kasi marinated lang siya sa hindi malapot na sauce, ang labas ng kalalabasan ng pork ribs para siyang tuyo, tapos yung karne niya parang siyempre mawala na kasi tuyo na siya. Pero ganyan, pag ganyan po ang gamit natin na sauce at i-marinate, yan po yung sauce na i-marinate natin sa pork ribs. Magiging juicy po yung pork ribs natin, hindi po siya magiging dry. Yan po. Yan po yung technique ko. Kaya sana maano din ninyo, i-try nyo para makita nyo kung maganda ang style na to. Kahit sa mga pork barbecue po, chicken barbecue po, yung pang-marinate ko po, dito yung malapot na sauce para hindi magiging dry yung pork ribs. And naisipan ko po na dagdagan ng fresh garlic kasi mas masarap, mas marami pala ang garlic sa sauce para mas mabango ang barbecue. Yan po. Yung chopper po yan, dala ko sa Pilipinas para hindi ako mahirapan dito sa barko pag mag-chop ako ng garlic. Yan po. Tapos ihalo ko na. Tinanggal ko na bali yung sauce kanina sa apoy. Tapos andyan na po siya stable. Tapos i-mix ko na yung garlic. Yan po yan. Yan sauce natin. Pag ma-try nyo po ito, sigurado magkakaroon kayo ng idea kung paano yung mga barbecue natin, yung mga grilled pork natin, hindi siya dry pag maluto. Kasi yung sauce natin, didikit po yan sa meat. Tapos yung sauce, may oil pa. So, mag-absorb po yung oil tsaka yung sauce sa meat. Ayan po. So, i-coat ko po ngayon. Bali, i-dip ko dyan yung pork ribs natin. Para, paghabang niluluto siya sa oven, kung tumulo man siya, yung juice ng pork, hindi siya 100% or hindi siya, kasi kalimitan pag i-grill natin o i-oven natin yung meat natin, pag tutulo yung juice ng yung natural juice ng karne mawawala, kaya magiging dry yung meat natin. Ito po hindi agad-agad lalabas yung natural juice ng karne dahil na-coat siya ng sauce natin. Yan po. So magiging juicy po yung natin yung pork ribs barbecue. Ayan po. Tapos mas magiging juicy siya kasi yung sauce natin i-absorb din ng meat. I-absorb siya ng meat. And yung magdi-drip or yung tutulo yung sauce natin. Yung natural yung flavor ng meat, 80% or 90% magstay lang siya sa loob, hindi siya lalabas. Kaya yan po yung technique ko sa pagluto ng barbecue or ng oven na meat. Yes po. Yung ingredients po yan, depende po sa ulit kung gamit ang gamit ng ulit kung gusto nyo lang. Instead na yung marinig ko siya sa kilangansi, sa toyo, sa garlic, dyan ko siya minamarinig. Pag gusto nyo ng maasim, pwede squeeze kayo ng lemon. Tapos kaya mo mo dyan, ihalo sa mixture natin, sa sauce natin, kung gusto nyo ng maasim. Pero, yan po kasi, para sa akin, di ba kailangan naman yung maasim din kasi usually tayo naman mga Pilipino pag kumakain tayo ng mga meat na grilled or barbecue, magawa tayo sa salad, so maasig din yung salad natin. So, para sa akin, minsan di na kailangan natin yung lemon, yung marinated. Pero nasa sa ito yung gusto nyo.
So lahat po yan, ito isa natin na lalagyan ng ubit natin. So, juicy po yung talalabas ng matamin natin, hindi po siya magiging dry. 100% po, tapos tututuwa kayo na, ay na discover nyo, kahit magbarbecue po kayo ganyan din. Ayan ako. Yes, nakuha po natin lahat. At nakita nyo, yan, juicy siya. French oil. Olive oil po gamit namin dito sa barbecue. Kung lalagyan natin natin, lalagyan sa barbecue. Yung oven po niyan is 250 degrees. Kasi nagamit lang ako. Pag-pag lang. Pero pag yung ito na ano, super lambot. O, hindi ako din at mamadali. Lagay ko siya sa siya sa 170 degrees. Ng 2 hours, 3 hours. Yan na po yung pork ribs natin. Kung nakikita nyo yung karne niya, natural flavor niya, nandyan pa yung juice niya. Masarap po yan. Yan, hindi po magiging dry yung pork ribs natin. Salamat!